Magandang balita, magkakaroon po ng tax amnesty. Tax amnesty. Ano po ang pwedeng i-tax amnesty? May utang kayo sa mayor's permit? Tax amnesty. Meron kayong utang sa BEAT? Tax amnesty. Yung inyong lupa, namatay na yung lolo-lola nyo o tatay-nanay nyo, hindi pa na-transfer sa inyo kasi wala kayong pera. Tax amnesty. Hindi kayo nakapagpaya ng tax return for several years or months, tax amnesty. Yes, meron pong tax amnesty. Ako po si Emilino T. Maestro. Tanging karunungan lang po, may tax amnesty pong ginagawa ang Kongreso. At kabilang po tayo dun po sa nagbibigay ng informasyon sa mga congressmen at senador. Actually po, pinagsasagmit po tayo ng proposal natin sa tax amnesty para ho sa 2017. Hindi lang ho sa House of Representatives, pati ho sa Kongreso. Kasama ho tayo, pati ho sa paggawa ng reform, yung tax reform, pinagsasagmit din ho ako ng proposal. Pero pag-usapan muna natin yung benefits ng tax amnesty. Ano po? Ito po yung benefits. Kapag meron kayong unpaid taxes, ayan po, ha? Unpaid taxes. Sa ako ba ilalagay itong kamay ko? Ayan, unpaid taxes. Ay, hindi nyo na po babayaran yan. Halimbawa, may utang kayo ng 1 million 2012, 1 million 2013, 1 million 2014. Eh, wala kayong pambayad ng 3 million. Pag na-aprubahan na po yung tax amnesty, magbabayad lang daw po kayo ng 50,000 pesos. Yung 3 million na yon, wala na, hindi nyo na babayaran. Next, kung meron po kayong open case, katulad po niyan, hindi kayo nakapag-file ng inyong mga tax return for several years or several months, at hindi nyo nabayaran din yung taxes na yan, aba, 50,000 lang daw po yung babayaran nyo, maki-clear, mawawala yung mga open cases nyo, at mawawala din yung mga utang na hindi nyo binayaran. Yan ang tax amnesty. Next, kung meron po kayong tax evasion case, aba, magbabayad lang ho kayo ng 50,000 at mawawala na ho yung tax evasion case nyo sa Department of Justice o kaya sa Court of Tax Appeal. Yan daw po ang mangyayari. At hindi lang yan. Kung meron pong unpaid taxes, ano, ito ho, ha? May naiwang cash pero hindi sapat pambayad ho ng estate tax yung mga namatay nyong relatives, lolo, kuya, ate, nanay, tatay, kapatid, etc. O may lupa ho, building, o titulo ng condominium, o kaya ng apartment, may rice field. Ayan, may rice field ha. Hindi pa ho sa inyo na itatransfer. Kasi nung namatay sila, namatay yung relatives nyo, ayan, kaya pa kayo yung rightful owner niyan, namatay sila, wala ho kayong pera. So, yung naiwan naman perang kakapiranggot, ayan, ay kulang para sa inyong gastusin. Ano mangyayari? Aba, pag dumating ho yung tax amnesty, 50,000 lang daw ho, kahit na ang lupang iniwan sa inyo ay million-million, 50,000 lang daw po ang minimum, aba, maililipat na po sa inyo yung perang na iwan nung inyong namatay na kamag-anak, yung building, o yung lupa, o yung apartment, o yung condominium unit, o yung agricultural land, maiiwan sa inyo, maililipat sa pangalan nyo, walang magagawa ang mga taga-BIR. Ibibigay daw po sa inyo yan. So, kaya kayo po ay sumama po sa ating caravan at magparehistro na. Magkakaroon po tayo ng roadshow bago po ma-implement yung tax amnesty na yan sa iba't ibang lugar. Ang hinihiling ko lang po sa inyo, ipaalam na sana magsama-sama tayo, maintindihan natin yung benefits na maibibigay sa atin ng tax amnesty. Kasi nalulungkot po ako, hindi nasusuportahan po yung mga palisiya ng ating presidente na magkaroon ng tax amnesty. So itong roadshow na to ay para liwanagin ang mga issue at sagutin ang mga problema nitong mga taxpayer na may problema sa taxes. Ha, kasi yung mga revenue officers daw pinagkakalat na ngayon na hindi magkakaroon ng tax amnesty. Sabi ko, oo, hindi magkakaroon. Ang banggit nga, walang tax amnesty. Wala, kasi mawawala na po yung sahod nila.
Kaya magkaisa po tayo. Suportahan natin ang ating Presidente Duterte para po sa tax amnesty nito. Magro-roadshow po kami sa iba-ibang lugar, sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Pakisabi naman po ninyo sa inyong FB friends. Ha? Siyempre may konti pong bayad po ito para po ma-defray natin yung mga expenses na matawag nito. Ma-incur natin dito sa roadshow. Pang Pilipinas pong ito. Pang bayan ito. Lalong-lalo na para po sa inyo. Maraming salamat po, Emilino T. Maestro.